mga nakapanood ng previous vlog, parang nagpa-challenge ako dun, guys. Sabi ko, meron ako ibibigay na 1,000 ba? 10,000? Hindi, 10,000. Magkano ba yung sinabi ko last time? Basta yun, sabi, meron akong pa-challenge na kapag nahulaan nyo nasa ang city and state ako, may mananalo. Pero let's see kung merong mananalo nga ba. Hey, what's up, guys? For today's video, papakita ko sa inyo ano yung itsura ng typical apartment dito sa Amerika. Let's go! Tcharan! Walang gamit, malamang. Pakita ko na yata to sa previous mga matagal ko ng vlog, pero ganito yung itsura ng mga apartment dito sa Amerika. So this one is a 2-bedroom apartment. Ito yung ano niya. So pagpasok natin, so ito yung pinto, dinaglagay ako ng CCTV. Ito yung parang pinaka living room niya. Then ito yung kitchen. Tingnan natin. So nag-work ako, guys. Ganyan, very American yung style, di ba? Nagliligpit na ako, guys, kasi ano to, yung 3 months naming nirentahan to ni Kumante. Tapos na ang aking ano dito. Tapos na ang aming assignment. So ayan yung mga cupboards, lutuan, dishwasher. Tapos ito yung unang bedroom, guys. Sorry ang kalat kasi nagliligpit na kami. Pero wala talagang gamit dito, guys. Gusto nyo yan? O diba? Very minimal. Minimalist. Walang ano. Walang TV stand. Tapos ito yung tcharan, CR niya, bathtub. Nating special. Then ito yung closet. Nakaligpit na kami lahat ng gamit. So, tapos na tayo sa kitchen. Punta tayo dito sa... Ang dami niyang... Ano to? Storage or parang pantry. Nandito naman dito. O, diba? Mga pa-storage. Mga extra space. Ayun yung laundry or... Laundry and washer. Room. Laundry and washer. Ito yung bedroom number 2. Tcharan! Tapos may CR din dito. Itong walk-in closet. Baka gusto nyo, baka may tatanong nyo lang ano. Kung bakit ano, bakit 2 bedroom tapos dalawa lang naman kayo dyan. Hindi kasi nung bago kami mag-rent dito, guys, walang ibang available na apartment. Ito lang yung kailangan namin kasi nagmamadali kami that time. Meron kaming 3-month assignment dito sa lugar na to. So, ito yung washer and dryer room. Ito yung HVAC. Tsaka yung sa AAC. Ang nahanap nga namin sana studio or 1-bedroom apartment lang. Pero yun, again, nagmamadali kami. Kasi nga, kailangan namin mag-relocate dito for 3 months. So, baka gusto nyo rin tanong, sino tao sa bahay namin? Doon sa bahay namin sa may Chicago land. Yung ano, yung kapatid ni Commander. Siya yung tumatao ngayon doon sa bahay. Tapos ito yung garage, guys, for today's video. 1-car garage lang siya. Ayun lang siya, guys. Nothing special. So, kung matagal na kayong nanonood ng vlog ko, nakita nyo, nung bago pa kami bumili ng bahay, nakita nyo na yung apartment namin sa city, dun sa Chicago, nakita nyo na rin yung apartment ko nung unang dating ko dito sa Amerika. So, medyo ganun yung itsura, diba? Alam nyo yung, medyo ganito yung itsura ng mga apartment dito sa US. Bintana, napakita ko sa inyo na itsura ng kapitbahay, which is ganun din naman. Charan! So, ayan. Yung itsura ng mga apartment dito, guys. Dito din may... pintuan sa kusina. Ang daming pinto. Buksan lang natin para maliwanag. Yan. Ayun! Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. And kung ngayon ka lang napadpad dito, ako po si Vince, Filipino, living the American dream at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag may bago akong upload. Nag-upload ako ng vlogs every Saturdays, 12:01 PM Manila time at sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa previous video which is gagawin na natin ngayon. Let's go! Sa mga nakapanood ng previous vlog, parang nagpa-challenge ako dun, guys. Sabi ko, meron ako ibibigay na 1,000 ba? 10,000. Hindi, 10,000. Magkano ba yung sinabi ko last time? Basta yun, sabi, meron akong pa-challenge na kapag nahulaan nyo nasa ang city and state ako, may mananalo. Pero let's see kung merong mananalo nga ba. Basahin na natin mga comments nyo. Kung may mga questions or yung answer doon kung nahulaan nyo or hindi. Rai Rai Vlogs, Minnesota, mali. Gil Santiago, Minnesota, mali pa din. Unliar, ang daming comment. Ano more chances of winning? Pero mali. YouTube videos, how old are you? Guess. Hulaan nyo. Walang price kasi marami nakakalam anong edad ko. Pero how old am I? Comment down below. Edward Bonde or Edward Donde? I don't know. Edward Bonde yata to. Illinois, Chicago. Wala. Nasa Illinois ako. Nasa Chicago land ako. Pero yung pinapahulaan ko last vlog kung nasaan yung apartment na yun. Justin Yedrick. Sa Plainfield ka siguro dyan kuya no? Sa may Lakewood Falls or Naperville? Ha ha ha. Ano Justin Yedrick? Yung pinapahulaan ko yung ano, yung kung nasa ang apartment. Pero itong hinulaan mo medyo malapit kung saan talaga akong nakatira. Madali mo nga. Pero, mali yung sagot mo. So,
Susan Lucky. Buhay yan, wag mo bubunutin. Ayaw mga weeds ba, Tita Susan? Ano? Dito hindi, ano yun? Para mga unwanted visitors, mga peste yun. Talagang kapag may ganun ka sa lawn mo or sa backyard, sa yard mo, ano yun? Parang disease yun ng ano ng grass. Kaya dito tinatanggal siya. Hindi ko alam dyan. Ang hirap tanggalin, nakakapagod. Tapos kung mag-hire ka naman ng hardinerong gumawa ng syempre gastos. Kaya ang tatry kong gawin is siguro magtatanggal ako 5 a day hanggang sa maubos. Pero may ganun din yung mga kapitbahay. Pero iba talaga ang galing mag-alaga ng lawn. Antonio Palumbarit Jr. New York po. Mali. My Nation PH. Oo nga, medyo walang upload. Answer Chicago, Illinois. Nasa Chicago land ako, nasa Illinois ako ngayon, kung saan yung bahay ko. Pero, ito yung pinapahulaan ko is yung kung nasaan ako nung intro ng vlog na to. Alcaide John Lestero. Let me try po. It seems you're currently staying at Chicago, Illinois. Ha ha ha. Pinong magsalita. Yannix Opao Palermo. Nasa Chicago ka, Sir Vince? I heard kasi may riots doon at nag-close ang mga malaking stores like Walmart. Yeah, hindi lang naman dito sa Chicago yung may riots. Parang all across America, ang daming kung ano-anong riots. Guys, hello! Laking Murayta kaya to. Joke. Marami ding riot doon. Di joke lang. Marami akong na-witness na riot bago ko dumating dito sa America. Kaya yung gulo nila dito, parang hello. Ang dami ko nakita sa Paglaran, sa Pasay, sa Murayta. Alam mo yun? Quiapo. Batang Quiapo to boy. Speaking of stores na nag-close yung Walmart, ang daming Walmart stores or branches na nag-close. Not something new. Pero tama. Tama yung na-hear mo. Na-hear mo. Na-heard mo. Na marami nag-close na store. Thing of riots, ano yun eh, parang more on gang-related yun. Kaya kapag hindi ka naman kasali dun, medyo hindi naman delikado, pero medyo kailangan alert pa rin tayo mga Asians. Kasi merong Asian hate discrimination, kaya dapat, lalo ko talaga, personally, after work, galing ako sa downtown, sa city, pag naglalakad ako, talagang alert ako sa kalsada. Nakaganon na yung kamay ko sa bulsa. May hawak na ballpen. Hindi, pero seryoso, talagang handa. Kailangan handa ka, kasi hindi, you'll never know. Kailan, di ba, kung kailan merong buwang dyan sa kalsada. So, yun. Prince Jello Valladolid. Vince, nandiyan ka lang sa bahay nyo eh. Uy, wala. Di ko alam ang city pero state of Illinois. Ah, shoutout naman sa anak ko si Altea Brianna. Shoutout to Altea Brianna. Kamusta? Thanks and God bless you always. God bless you too. Guzman Family. Plainfield, Illinois. Counted na kailangan yung pinakamalapit. Uy, grabe siya. Venmo or Zelan. Ako kaya Venmohan or Zelan mo. Parang mas yamanin kayo sa akin. Feeling. Happy weekend. Happy weekend ng Guzman Family. Ayun. Paano nyo nahulaan kung nasaan ako malapit? Ang galing nyo. Mitsi Takahashi. Hi, Sir Vin. Subscriber mo po. Ako from Japan. Ohayo! Mushi, mushi! Ano na eh? And I just wanted to ask if may idea po kayo kung paano mag-migrate sa Amerika pag Japanese citizen. Sana po mabasa nyo to. Ingat po palagi and God bless you always. Ang ganda ng tanong. Tsaka ngayon lang ako nakareceive ng ganito na kapag Japanese citizen, paano mag-migrate dito sa US? I'll get back to you kasi hindi naman ako immigration lawyer at hindi ako 100% sure sa sasabihin ko. Kaya babalikan kita dyan. Isi-screenshot ko na to para magawa natin ang content. Yan, ganyan. Hindi yung sagot lang ng sagot. May pinarinig ka. Hindi, joke lang. So, Mitsi Takahashi, babalikan kita ha, para sure yung isasagot ko sa'yo. Kasi for sure, hindi lang naman ikaw yung may ganitong case or yun yung may ganitong scenario. Kaya para ma-vlog natin ng maayos. Arnold Booker, souvenir noted bro. Dala kita isang dakot na buhangin. Buhangin? Joke again. Konting pitik na lang talaga ang American Dream bro. Mga isa na lang. Because issued na, collected, and received pa bro. Sobrang blessed eh. Keep safe and God bless. Uy, congrats in advance. Kunti na lang yan bro. Pumunta na kayo dito. See you. Delphine Abbott Cabales, St. Louis, Missouri. Sir, ha? Nice energy, sir. Masaya lang lagi. Good vibes. Thank you. Delphine Abbott Cabales. Malapit ka. Sobrang lapit mo. As in, so far sa mga nabasa ko, ikaw yung may pinakamalapit. Delphine Abbott Cabales. Pero, mali. Wala ako doon sa St. Louis, Missouri. Susan Lucky ulit, tita. Sobrang tahimik dyan dito sa Europe. Grabe, andito na lahat ang lapas mo ng house. Dami mo na makikita. Kasi nasa suburbs ako, tita. So, malayo ako sa siyudad. Nasa, kumbaga, parang nasa Laguna ako. Diba, kunyari, ito yung PGC. Ito yung Makati. Tapos yung bahay ko nasa Laguna. Parang ganun. Suburb. Yung apartment namin dati, kung napanood mo yung mga previous vlogs ko, yung mga vlogs ko, yung mga luma talaga. Doon pa ako sa city nakatira. Ayoko doon kasi doon ako nag-work eh. Alam mo yun? So, nakakapagod din. Tapos every 5 to 10 minutes, mayroong bumbero dumadag. Kasi malapit kami sa fire station. And you know, kapag nasa city ka talagang crowded. Kaya, ayoko na lang ganun. Gusto ko yung tahimik na buhay. Wow feeling. Andrew Ricardo. Hi, Sir Vince. Kakasubscribe ko lang po. Thank you, sir. Magtanong na din ako kung paano
paano yung rules ng Illinois DMV sa mga new immigrants regarding driver's license. Guys, yung DMV, yun yung parang LTO dito. Pwede ba mag-drive for certain period using LTO driver's license or need namin kumuha ng international license para makapag-drive for 3, 6, 9 months? Sana masagot po. Thank you and more power po. Kung tama yung tanda ko, alam ko kapag bagong dating ka dito, tapos meron kang Philippine driver's license, alam ko pwede mong gamitin yun ng 90 days. So, yung sa akin naman, pagdating ko dito, after 1 month alam ko, nag-apply na kagad ako ng driver's license sa DMV. Pwede mong paggamitin yung Philippine driver's license mo, pero what for? Nandito ka na, diba? So, pagdating mo dito kung may time ka, punta ka na ng DMV para mag-apply ng US driver's license. Sobrang easy lang, bro. Hassle-free talaga mag-apply ng lisensya dito. Mabilis lang. Ernesto Pogi, hello from Yorkville, Illinois, boys, Vince. Uy, ang lapit mo sa akin, Ernesto Pogi. Kakilala ba tayo? Baka nagkasalubong na tayo. Yung bahay namin malapit, medyo magkapit bahay yung town natin. Hello, Yorkville, Illinois. Nandiyan din nakatira yung tropa, tropa ko eh. Kaya hello pala kay Juan and Rachel Saison. The Saisons. 2 years na kami dito sa Illinois. Nanonood ako lagi ng videos nyo para makakuha ng iba't ibang tips at para makanood na din ang kababayan sa Illinois. So, yun. Ernesto Pogi, if you happen to, you know, see me sa daan, say hi, libre mo ako. Libre mo! Mukhang libre. Hindi, joke lang. Kamusta, kamusta? John Dale Di Mayuga, Madison, Wisconsin. Kuya Vince, wala lang. Mali, John Dale. Nasa taas yung Wisconsin. Wala ako doon. So, malapit sa St. Louis, Missouri. That time, itong bahay, wala ako. Nasa Illinois. Nasa Chicago lang lang. Next time po Kuya Vince, kahit one clue lang po. By the way, balik lang dito vlogs na ulit. Ang relaxing at genuine presence routine lang ng vlog. Normal days by special kasi new vlog ulit. Sensya na po late. Sensya na po late na kanood, medyo busy. Stay safe always Kuya Vince. Ano ba dyan, Dale Di Mayuga, okay lang yun. As long as, you know, nanonood ka, nag-enjoy ka, na-inspire ka pa din, I'm all good, bro. So, ayun na nga. So, ipapakita ko sa inyo dito yung parang transition ng yung puno ko, guys. Grabe, ang ganda from yung parang patay lang siya, tapos naging maroon, naging white, pink ba? Basta yun, yun yung ipa-flash ko dito. Sobrang ganda niya, nakaka-amaze lang. Kasi kala ko dati puno na yun. Sabi ko, ba't ganito yung puno na to? Dark. Like, literal yung kulay dark. Tapos, yung nag-spring, hala, ang ganda, parang naging puti, naging pink. So, ayun, nakaka-amaze. Kasi wala kaming ganong puno sa Pinas eh. Tama. Kasi yung mga nakita ko puno sa Pinas, puro green lang, di ba? Well, wala naman tayong fall. Wala naman tayong palaging buhay yung mga halaman. So, yun lang lahat yung mga nag-comment sa last video, guys. That's it for today. Thank you so much for watching. If you finish this video without skipping, thank you so much. So, meron kang tanong anything about Buhay America or kahit ano talaga, comment down below. Sasagutin natin yan sa next video. Guys, if you wanna connect with me, ito yung social media accounts ko. Follow me on Twitter, TikTok, Instagram, ano pa ba, Facebook, lahat-lahat. Basta yan, follow nyo ako dyan, guys. And napapanood nyo na rin ko sa Facebook kasi, di ba nga, for the past few years, talagang sa YouTube nyo lang napapanood ko, guys. Pero ngayon, ina-upload ko na rin siya sa Facebook para makita rin siya ng ibang walang YouTube account na makita rin ng mga tao sa Facebook na ganito yung content na gusto. So again, thank you so much. Magkita-kita tayo sa next video.